And today will be my first ever hiking vlog. As promised na ito yung pinaka main content ng aking YouTube channel. Gusto ko munang mag-sorry sa lahat ng mga medical frontliners natin na alam ko naman na dinidiscourage nyo yung pag-akit ng bundok during this time of crisis. And gusto ko lang malaman nyo rin na itong bundok na ito, pinatest lang sa amin. Kami yung pinakaunang umakyat sa bundok na ito and i-introduce namin siya sa inyo. This mountain is called Mount 360 at sabi nila kuya, yung grupo ng mga katutubo na nakatira dito, mga local guides, pinag-usapan nila kung ano yung magiging pangalan ng bundok at nag-come up sila sa Mount 360 kasi makikita nyo yung tanawin buo, so parang 360 degrees, ganun. And malapit din dito yung pinaka popular na chimney, 360 degrees din. Gaya na sabi ko kanina, lima lang kami na umakyat ngayon kasi try lang siya. And I have here with me yung mga kasama ko. Papakilala ko sila. And si Den. Yan siya yung may gawa ng video ko kanina. And si Gladys. At si Nicole. Hello. Yan. At yung pinaka nag-organize ng lahat ng to, yes, si Kuya Mel. Lahat ng naging expenses namin today, libre yung naging transportation namin because of Kuya Mel. Tapos yung registration namin, 100 pesos each person. 500 pesos naman yung isang guide. At dalawa yung kinuha namin guide today kasi yung ina-accommodate lang ng isang guide is tatlong tao. So for 500 pesos lang. Sobrang sulit guys, sobrang mura, sobrang ganda ng tanawin. And lahat ng pera na ginastos nyo ay super worth it. Si Kuya Ken, ang aming tour guide. Kuya Roger, siya yung pinaka-guide namin. Siya yung nasa unahan and si Kuya, kanina siya yung nasa sweeper. Mga boss, nakakwentuhan ko kanina si Kuya Guide behind me. Ayan. At sinabi niya sa akin na sobrang affected daw talaga sila nitong pandemic. Kasi pinaka main source ng income nila is itong mga turista dito sa mga bundok ng Tanay Rizal. And sobrang bilib ako sa mga taong to kasi nagkaroon ng total lockdown at pinagbawal ng government yung mga ganitong activities. Pero hindi sila tumigil maghanap ng paraan para mabuhay. And sabi nila sa akin, kumukuha sila ng mga buho dito sa bundok. Ayan mga boss, yan yung sawali. Yan yung ginagawa nilang alternative na source of income. Kinukuha nila yung buho galing sa bundok. Kaya. At yun, binibenta nila yan ng 170 pesos per kwadrado. And yun, nakakabilib lang kasi gumagawa talaga sila ng paraan at hindi sila umaasa sa kahit na sino, sa kahit anong tulong. Sa lahat po ng hikers na gustong mag-try pumunta dito sa Mount 360, ito po yung mga kailangan nilang dalhin. Face shield, mask, headlamp, kasi nag-start kami mag-trek ng 3:30 AM and sobrang madilim pa siya guys. Natapos kami around 5:30, so mga 2 hours, depende sa facing nyo. And a good pair of trekking shoes or sandals. Yung trail pala dito, ma-assault, ibig sabihin siya puro pataas. At you need to bring extra clothes, camera, power bank, sun protection, sunglasses, sunblock, raincoat kapag umulan, pero ngayon sobrang ganda ng panahon so hindi namin siya kinailangan, personal meds and toiletries, personal choice of trail food, garbage bag, kasi lahat ng mga nagiging hikers, lahat ng mga kalat, pinukulot nila and binababa nila sa bundok. Nililinis nila yung mga bundok. So, need ng garbage bag.
pack lunch kasi wala pang food dito. Wala pa kasing mga hikers. So, kapag nagkaroon daw ng hikers sa mga susunod pang mga araw, magkakaroon na rin daw ng trail food dito sa pinakatuktok ng Mount 360. Since bago pa lang tong bundok na inaakyat namin, hindi pa nila alam yung pinaka-estimated MASL. Tapos, yung difficulty level, ano yung difficulty level? Yung difficulty level nito, 3 lang. Mas difficult pang pakisamahan ang ex mo. Kuya Mel, ano bang namimiss mo sa pag-hike natin? Siyempre, ngayon, tayo lang, yung grupo lang natin na nag-hike. Wala kang mga kasalubong para batiin ng good morning. Yun, no? Ingat kayo. Pa-advance po. Tama. Lahat ng yun namimiss natin eh, no? Mm. Tapos yung paunahan sa summit. Yung makikita mo. Picture, nandiyan na ibang grupo. Nag-aantay. Tama. Yun, solong-solo mo. Malungkot pa ngayon, pero sasaya din yan. Yes. Amen. Timis mo sa guide. Anong mga tanong mo sa guide? Mga yeah. Tanong ko, malapit na ba, kuya? Ang sagot, 5 minutes na lang po. Tapos yung 5 minutes na yon. After 10 minutes, 5 minutes na lang po. Mga boss, yung 5 minutes na yon budol. Minsan umaabot siya ng 30 minutes, 1 hour. Tapos yung ganito, aantayin mo yung ibang grupo. Yung jowa mo, iwanan mo na. Baka jowa. Hindi mo na dapat antayin yung pag nagpapaiwan, hayaan mo na lang siya. Yeah. Di ba? At dyan po nangyayari, maraming na-fall talaga pag nag-hike. Na-fall na literal at na-fall sa joiners. Yun! Sinasalo ba, Kuya Mel? Depende sa ma-fall. Ang daming hugot ni Kuya Mel, ha? Ayan, sobrang sarap kasama nito ni Kuya Mel sa hike. And if you want na makasama siya, message him. Ilalagay ko. Yeah. Ilalagay ko yung kanyang Facebook sa description box. Meron kaming nadaanan na ganitong, ano ba to, equipment. Pang test doon ang hangin para magtatay ng windmill. Yeah. Pinatry nila yung hangin dito para ano, kung pwede, kung pwede magtayo ng windmill. Katulad doon, yun yung sa Pililla. Yo. Kami bumaba ng 6:45 and siguro nakuha lang namin siya ng mahigit 1 hour. Tanong natin yung difficulty level for them. Ano yung difficulty level for you? Yung average 3:45. yung paakyat, medyo nahirapan ako eh. Tapos, ayun, 4 siya. Pero yung pababa, medyo okay naman. Ang bilis namin, parang mga 1 hour to day. So, ano siya? 3 over 10 pababa. Nicole, ano yung difficulty level for you? 8 pa, kaya over 10. 8 talaga? Oo, isang hirap kaya yung ano pa, kaya. Yun yung pababa, 6 over 10. Okay. Tatet, si Tatet beginner siya. So, ano yung difficulty level for you? 7 pa, kaya 5 pababa. Yun! Please do subscribe, like, and share this video.